bata ako, lagi ko napapaiyak yung mga kalaro ko pero hindi ko naman sinasadya ah. Kung napanood mo na yung video ko na pinayak yung classmate kong batang babae, ay malamang alam nyo lang hindi ko naman talaga sinasadya. Kasi mabait akong kaibigan. Wow, Sesto! Painom naman yan oh! So ito na nga, meron akong kalaro nun at tawagin nila natin siyang Dingdong kasi nakain ako ng Dingdong habang sinusulat to. So itong si Dingdong, lagi kami nagkakararaan sa takbuhan. Kaya isang beses para walang dayaan, naisipan namin maghawak kamay para pantay at sabay kaming tumakbo. Alam nyo naman, ang isip ng mga bata hindi pa ganun katalas kaya madalas nagkakandamalas. Tumakbo kami ng sabay at sa kalagitnaan ng takbo namin, inapansin kong ako ang nauuna at sa sobrang bilis ko, halos mahila ako na pala siya. At sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siya nasubsob. At syempre, dahil magkahawak kami, inatisod na din ako. Nakatayo naman ako ng walang galos at ang tawa dahil sa nangyari pero pagtingin ko kay Dingdong at grabe yung sigaw talaga niya, akala mo na putulan ng paa pero nung tignan ko naman yung tuhod niya, oh my god, may sugat nga, lagot, lalabas yung tren dyan. So nataranta naman ako dahil baka isipin na mga kapitbahay, inaway ko to. So para hindi mapagalitan, eh di nakiiyak na din ako hanggang sa dumating yung lola niya at sinundo na siya. Pagkatapos noon, di na kami masyado nagpansinan. Di ko alam kung bakit, pero siguro pinagbawalan siya ng lola niya o kaya naman natanggap niya na mas mabilis ako tumakbo kaysa sa kanya. So, ayun na nga, huwag kayong makikipagkararaan sa mga kalaro nyo na maghawak pa ng kamay kung ayaw nyo magaya kay Dingdong na naging tusino yung tuhod. Sana nag-enjoy kayo sa kwentong ito at kung nag-enjoy nga kayo, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At subscribe na rin kayo sa gaming channel ko para sa mga nakakatawang gaming videos. So, ayun lang, bye-bye!